Guys, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng price ng internet package pero nakaset siya sa area na hawak nyo o yung coverage area. For example, meron kayong coverage area 1, iba yung presyo nun, then yung coverage area 2, so iba rin yung price. So, ganun po siya. Okay, so ngayon dito, so ang una nyong gagawin sa package, so ipapakita ko lang sa inyo yung pag-create, okay? So, ngayon, gawa kayo ng pricing. For example, ito. So, sa akin kasi meron ng plan. So, yung same plan siya, pero iba yung price. So, tulad po niyan. So, yung 10 Mbps, may 1.2. Then, meron din tayong 10 Mbps, merong 1.5. So, ngayon, ilalagay natin yan dun sa coverage na natin, okay? So, punta tayo ng coverage. So, ito sa coverage. So, dito nilalagay yung lugar na hawak ninyo. For example, sa barangay, tulad na ito sa akin, barangay Barihan, or yung area, for example, buong Malolos. So, depende po yan sa inyo. Yan yung coverage. So, ito, for example lang naman po siya, name area coverage 1 or area coverage 2. So, pwede naman yan. Okay, so baguhin natin para mas lalong clear. For example, Malolos, Bulacan. So, para... Okay, then dito sa area 2. So, for example, mayroon tayong Claridel, Bulacan. Yan, so yan yung mga, for example, na hawak natin. So, ngayon, so lalagyan natin siya ng presyo. For example, dito sa Malolos, Bulacan, ang price plan niya is 1.2. So, add natin siya. Then, coverage tayo ulit. Then, dito pagdating sa Claridel, ibang price na yung ilalagay natin. For example, dito is 1.5 yung plan. Okay. So, ngayon, tingnan natin dun sa fill up form nung ating client. So, create account. Ayan. So, pagdating dito sa Malolos, so pag tinignan yan, so 1.2 yung pricing niya. Okay. Then, pag select nyo naman dito sa Claridel, is 1.5 na. Okay. So, ganun lang. So, add pa tayo. For example, dito. Lagay tayo ng plan 15 Mbps sa Claridel. Okay, so dalawang plan na. Then okay, so Claridel. So ito na yung plan na nilagay natin. So ganun lang po maglagay ng different price per coverage po. So yun lang po. Salamat.